Nahandaan ka sa pagsasalita. Ginawa ni Master Lamui ang Wing Chun Fist Type na may sikretong kontrolan ng power. Isa pong karangalan para sa akin na makausap kayo, Master Chan. Mr. Ip, naglalakbay ka daw sa Hong Kong at Foshan. Kamusta ang negosyo? Aba, mukhang maganda ang takbo, ah. Ah, sandali. Master Chan, magbabayad muna ako ng renta. Ikaw naman, hindi ako nagmamadali. Kaibigan naman kita. Salamat. Narito sana ako para magbayad. Man! Opo, bakit po? Siya po ang aking bunsong anak. Siya po si Man, ang sariling dugo ko, Master Chan. Ting Chi! Po. Siya po ang ampun ko. Halos isang taon na siya sa akin. Siya si Ting Chi. Kaya po ako naparito. Nais ko silang paturuan sa inyo, Master. Tuturuan ko sila? Opo, Master. Pareho nilang nais matuto ng Kung Fu. Master, tanggapin niyo po itong tsaa. Tanda po ng paggalang. Ito. Bilang miyembro ng eskwelahan, kayong dalawa ay susunod sa patakaran sa pag-aaral ng martial arts na may dignidad at may buong puso. Naiintindihan po namin, Master. Man, anak, sabi mo, gusto mo matuto ng Kung Fu, di ba? Hindi nila kayo pababayaan dito ni Ting Chi. Kailangan ko nang bumalik sa Hong Kong. Papa, mag-iingat po kayo, ha? Ting Chi, anak, alagaan mong kapatid mo, ha? Opo, pangako ko po yan, ama. Papa! Master. Salamat. Pakilagay mo. Tandaan nyo, lahat ng galaw ng kamay ninyo ay nagmumula yan sa utak. Kung alam nyo nasa tama kayo, may karapatan kayong umatake. Master, ang gamot po ninyo. Malaki ang ginaling mo. Tandaan niyo, mga bata, ang martial arts ay merong dignidad. At ang inyong katangian, kailangan nasa ayos. Huwag niyo ipagyayabang. Ang sundan ng anino ng prinsipyo ni Wong Chun, maniwala sa nararamdaman, hindi sa nakikita. Naintindihan niyo? Opo, Master! Panatilihin ang katahimikan sa buong mundo.
Ipakilala ang Greater East Co-Prosperity Sphere. Ikaw ang pag-asa ng Japan. Papa. Papa. Tinchi, Tinchi, gising na. Nananaginip ka ba na masama? Ano? Anong sinabi mo? Nagugutom ka ba? Nagugutom kasi ako eh. Meron ka bang pagkain? Aba! May dalawang daga! Na nagkahalungkat ng pagkain kapag nalaman to ni Master. Lagot kayong dalawa! Nako, hindi siya! Ako may kasalanan! Hindi! Hindi! Ako may kasalanan! Ako hindi siya! Ako may kasalanan! Huwag na kayo magturoan pa! Totoo naman binigyan niyo ako ng pagkain kanina. Bibigyan ko din kayo. Kumain na kayo. Bakit dalawang magkadikit lang to? Dapat tatlo para hati-hati tayo. Master, ito na lang. Ginawa ko po kayo ng bago. Ganun ba? Ang gamot po kasi, hindi nagiging epektibo kapag iniinit lang. Chongso, tapat ka sa iyong trabaho. At nasa puso mo ang lahat. Masaya ako kung sa'yo ko iiwan ang paaral lang ito. Pagmasdan mo si Man, natural ang galing niya. Tutukan mo sa pagwala na ako. Opo. Sige na, tignan mo sila. Ito ang pangako at sinumpahan ko kay Master Washer. Ako si Chungsu. Ibibigay ko ang lahat para sa ikatitibay ng Winchon habang ako'y nabubuhay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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 10
Sige, yun muna para sa araw na ito. Kain na, kain na. Kain muna tayo. Kain na, kain na. Sige, mag-iingat kayo, ha? Master, Ichi. Maganda yung pinapakita mo ngayon. Salamat sa mga, no. Iban, magpahinga ka muna. Uy, magpahinga na daw. Tama na yan. Oo. Payway, tulungan na kita sa paghahanda. Tama na yan, kakain na. Sige na. Nakatuwa ang galing. Ang galing, no? Ang galing. Ang galing.
Nakakatuwa naman. Nice. Ay, tignan nyo. Ito maganda. Alam pa kami dito. Abilis, kumain muna kayo habang nanonood kayo. Magiging masaya kayo sa London Festival. Pinji, napakaswerte natin. Nagbukas na kasi yung Leather Puppet Show. Diyan na sa kabilang kanto, kaya maraming bumibili. Ano ka ba, hindi swerte ang tawag doon. Talagang para sa atin ang gabi na to. Tama ka. Tip Man, kinanda ko to para sa'yo. Nakakaanim na ako. Papatikin mo ba ako? Eh bakit kinakain mo pa rin? Maglakad-lakad na lang tayo para matunawan ka. Pinji, mukhang malas ka kumain ngayon ah. Masarap kasi mga pagkain. Salamat. Lantern Festival ngayon. Baka ito na ang pagkakataon. Para suwertihin tayo. Kayo talaga. Kayo na lang ang magala. Dito lang ako. Sige, mag-ikot na kayo. Yung pala. Talaga. Ayun na, tama na, Iman. Mahala na tayo, bilis mo. Sige na. Nagkasundali, susama ako. Meway, saan ka pupunta? Hindi ka pwede umalis. Sino maghahanda ng mga pagkain? Ganito na lang. Tayong dalawa magagala pagdating nila. Di ba, alin na? Marunong kang tumingin ng maganda. Ito ang pinakamagandang imbensyon na ginawa sa kasaysayan. Ang gramophone, naglalabas ito ng magagandang tinig. Ang galing. Kahit ng pag-uusap natin ay makukuha nito. Makalumang Ingles ang kantang ito. Isang kantang isinulat ni King Henry VIII para sa isang babaeng tinanggihan ang kanyang pagmamahal. Ganun po ba? Ang galing ah. Ibang klase po siguro ang babae niyan, di ba? Oh my gosh! Paano nang mabibenta ito? Ginasgasan mo yung plaka, paano ko pang mabibenta ito? Hindi ko po sinasadya. Kung ganon, babayaran ko na lang po. Napakamahal nito, may pambayad ka ba? Sir, ako na lang ang bibili niyan. Pero kapag nagasgasan ang plaka, hindi na itututugtog pa. Ayun na, babayaran ko na nga, diba? Ayos na. Miss, ano bang pangalan mo? Babayaran din kita, huwag ka mag-alala. Ayos lang. Salamat. Ate! Oh! Wala naman tayong gramophone sa bahay ah. Bakit ka bumili niyan? Hindi naman to ang pinili ko eh. Kundi ang saya ng pakiramdam ko. Ano ba problema mo? Mamamandi ko. Ano? Miss, ayos ka lang. Nakita ko yung nangyari kanina. Bumagsak sa lapag yung pinaglalaroan niya. Hindi ko naman tinamaan ah. Ba't ka ba nakikialam? Lumayas ka nga sa harap ko? Kapag hindi ka tumigil, tatawag ako ng polis at ipapahuli kita. Pakilam, mayroon ka talaga. Para ano mang bakla eh. Huwag patol ko sa babae. Oh!
Buisit. Mari ko bang malaman ang pangalan mo, sir? Alam mo kung sumasigil. Hindi bali na. Amis, Ipman ang pangalan niya. Ako si Shuisan. At ako naman si Ujoy. Mula kami sa Wing Chun School. Pwede mo kaming tawaging Three Wing Chun Masters. Hoy ate, hawakan mo na itong plaka mo. Ano nangyari? Parang namatanda ka dyan. Kaya na. Sige. Sige lang at. Hinahanap ko kasi si Ip Man. Si Ip Man? Wala siya dito. Kung may bibigay kayo, iwan nyo na lang sa akin. Hindi pwede. Sinabihan kasi ako na kay Ip Man ko lang mismo iaabot ang sulat na to. Ikaw bahala. Kung makakapaghintay ka, kung makakatiis ka sa kagat ng lamok dyan. Kagat ng lamok? Sandali, Miss! O sige. Ano na? Iiwan ko to. Ikaw nang bahala magbigay kay Ip Man ng sulat na to, ha? Oo naman. Salamat. Uncle! Oh, Mayway. Akin na po yan. Naghanda ako ng merienda. Oh. Pa, nandito na kami. Oh. Wala naman yung dala-dala niya. Bagong laruan po ni ate. Ang bigat. Bakit kaya ang tagal niya sumagot? Sa kanya mo ba mismo binigay? Oo naman, sa kanya mismo. Yung totoo, sa kanya mo ba talaga mismo binigay? Sa kanya ko mismo binigay. Sigurado ka? Oo naman. Salamat. Man, mag-iingat ka sa pag-aaral mo sa Hong Kong, ha? Oo. Alis na po ako, Master. Ipman, habang nag-aaral ka, huwag kang magsasayang ng oras sa Hong Kong. Ang kung fu, huwag mong kalilimutan. Kahit nag-aaral ka. Pero tandaan mong mabuti ang paalala ni Master. Kahit na marunong ka, huwag kang makikipag-away. Ang martial arts ay may dignidad. Ang katangian, isaayos at huwag ipagyabang.
Guys, ang mga Chinese parang mga baboy na nakawala sa koral kung maglaro ng hockey. O ikaw, ano sinabi mo? Yung sinabi ko? Wala ka nang pakialam doon. Narinig ko yung mga sinabi mo sa mga Chinese. Naku, hindi, mali ka. Hindi ko sinabing mga baboy ang mga Chinese. Ang sabi ko, para kang baboy na nakawala. Kung ganun, sige. Bibigyan kita ng 3 minuto. Hindi. 2 minuto. Yeah! Hindi. Oh. 1 minuto. It's okay. Your kung fu is formidable. We call it Wing Chun. Boss. Hindi ako boss dito. Ako lang namamahala. Ano may paglilingkod ko? Kailangan po ng gamot para sa kaibigan ko. Maraming gamot dito. Ano bang klase gamot ang kailangan mo, bata? Ano po mas mabisa sa pasa? Ointment o powder? Eh, bakit naman siya nagkapasa? Ano ba nangyari sa kanya? Napalaban? Kanino naman siya napalaban? At sino tumalo sa kanya? Ako po, Lolo. Eh, akala ko ba kaibigan mo siya? Dahil po doon, kaya kami naging magkaibigan. Bakit mo naman siya kasi kailangan saktaan? Lolo, pahingi po ng... Bakit hindi mo dalhin dito ang kaibigan mo? Dito po siya gagamutin? Gagamutin? Dalhin mo dito dahil sasaktan ko rin siya. Sisiguraduhin ko sa iyo na hindi niya natatawagin baboy yung mga Chinese. Po, paano niyo po alam? Kanino pa, edi sa mga kaibigan mo. Lahat ng mga tao sa labas, alam ang pangalan mo at kilala nila kung sino ka Ipman. Sikat ka sa mga bata. Kung ganoon, nag-aral ka sa Wing Chun. Authentic Wing Chun. Nagmula po ito kay Master Leung Jan mula sa Foshan. Ang ibig pala sabihin, isa ka sa mga disipulo ni Chan. Opo. Eh, gaano ka naman katagal nag-aral doon? Hindi ka patapos sa pagpapalakas sa ibabang bahagi mo? Eh, lakas sa mga kamay mo. Matibay na ba ang braso mo, ha? Eh, kamay mo talaga ba matibay na? Teka, boss, galing din po kayo sa Wing Chun? Una, sabi ko sa'yo, hindi ako boss dito. Ako lang ang namamahala sa tindahang ito. Pangalawa, nag-aisayo ako ng Wing Chun. Hindi ko lang alam kung authentic yon. O sige, gusto ba ako subukan? Sa ibang araw na po. Magiging kabalan ako sa ibang araw. Ngayon mo na ako subukan. Huwag na po. Baka po mamaya kung anong... Ano? Huwag mo ko itutulad sa ibang mahihinang matanda dyan. Sige na. Pero Lolo, kasi... Kaya ba talaga yung tinuro sa'yo ni Master Chan? Kapag nag-aisay, hindi mo kailangan ibigay ang lahat. Hoy, bata, minamalit mo ba ako, ha? Wala po tayong sisiyan, Lolo, ha? Oo na, ayos ka lang ba, bata? Ayos lang po. Mabuti naman. Huwag ka magkakalat, ha? Huwag mo mabasagin yan. Sandali! Baka mabasa ka ba ngayon? Teka, Lolo. Wing Chun din po ba yun? Ano man ang gawin ng kamay ko, Wing Chun din yun.
Hindi na po Wing Chun yun, ah. Sabi po sa akin ng master ko, ibang atake na kapag hindi na ang gamit mo para sa opensa mo. Walang mali sa sinabi niya. Sa tradisyon, ang atake ng Wing Chun sa kamay lang nakatuon. Pero hindi naman masama kung haluan mo ito para mas makakilos ka pa. Maaari ka magpasok na ibang galaw. Gaya ng lakas ng binte na siya namang ginagamit sa wrestling. Maaari ko po ba malaman ang pangalan niyo? Leong Bik mula sa Foshan. Ang mga tao na taga rito sa lugar na ito ang tawag sa akin Lolo Bik. At si Master Longjan na Grandmaster niyo ay ang aking dakilang ama. Naku! Kumusta po, Master? Hindi ba Wing Chun yung ginawa kong atake sa'yo kanina? Pasensya na po, Master. Sa bakalawa, bumalik ka sa akin dito, bata. Babalik po ako dito? Ayaw mo ba turuan kita? Naku, gusto ko po yan. Kaya lang po ngayon, Master, wala po akong ipambabayad sa inyo. Sinabihan ba kita na kailangan mo akong bayaran? Sige na. Custom inspection lang! Sige na, buksan yan! Hindi maaari. Ang laman niya, mga gamot galing Japan na binili sa Japanese Chamber of Commerce. Ito ang papel, bilang patunay. Ibig lang sabihin, bawal yan. Hindi kayo maaari magbukas ng binili sa England. Hindi ko alam basahin yan. Wala kang kwenta. I-inspeksyonin mo mga yan. Wala kang galang sa Japanese Business Bureau officer. Paano kami masira? Kung di mo naiintindihan, mahiya ka dahil Japanese Business Bureau na to. Kapag may nawala, sinong mananagot? Kapag may nakalusot na smuggle, sinong mananagot? Officers, simulan na. Yes, sir. Yes, sir. Sandali, hindi niyo pwede buksan yan. Sandali! Anong ginagawa mo? Hindi ba kilala ang mga taong ito, ha? Alam mo kung gano'ng kalaki ang tulong ni Mr. Kitano sa Foshan? Mr. Kitano, pasensya na ho kayo. Makakaalis na po kayo. Ano ba'y tinatayo-tayo mo dyan? Alis na! Bukas tayo sa anumang donasyon. Ngunit kung magagaling sa Japan, hindi bali na lang. Pero Chairman, bakit naman ayaw nyo? May kasamang taglay ang mga Japanese. Matapos ang Russo-Japanese War, tayo naman ang balak nilang pasukin. Ang magtayo ng Manchurian Railway at pabagsakin ang ating ekonomiya. Tingnan nyo ang ginawa nila sa Northeast. Kitang-kita ang hangarin nila. Naintindihan kita, Chairman. Sumasangayon ako sa'yo. Kaya lang. Ang Japanese Chamber of Commerce of Foshan ay hindi nakikisa sa Northeastern Affair. Paano yun? Naparito si Mr. Kitano para lamang sa isang negosyo. Walang pinagkaiba sa mga foreign investor. Kaya bakit hindi natin paunlakan ang donasyon niya? Kagaya ng ginagawa ng ibang investor sa bansa natin, hindi ba? Hindi ako naniniwalang malinis ang intensyon nila sa ibibigay nilang donasyon. Alam nyo, sa tagal niya nang nagpapatakbo ng negosyo sa Foshan, oras na para suklian natin yon. Huwag tayo masyadong mapaghinala. Nakita nyo naman sa isa lamang siyang negosyante sa bansa. Tingchi, isa ka ring negosyante. Ano bang masasabi mo sa donasyon? Nanais ng iba? Bilang baguhang negosyante, tama si Chen. Isa pa ang asosasyon. Maayos pang estado pagdating sa pananalapi. Kaya sa tingin ko po, hindi pa natin kailangan ng donasyon. Tenchi, uuwi na ako. Hanggang sa muli. Tenchi, pwede ba kausapin mo si Chairman Lee? Hindi magandang mga sinabi niya. Alam niyo, may pinag-aralan ako. May pinag-aralan ka. Siya at lahat tayo nandito. Bakit hindi mo isipin yon? Kayong bahala. Mauna na. Ingat po. Ingat po. Ang makabagong versyon ng Wing Chun, mahabang distansya na kamay, matalas na braso at malapit ang wrestling, kasama ng malayo o malapit ang labanan. Ginagamit ang Wing Chun wrestling na baliktarin ang lakas ng kalaban. Hindi mo kailangang hawakan ng kalaban.
Ang makalumang Wing Chun ay nakatoon lamang sa long stretch at low kick. Kaya naman ituturo ko sa'yo kayo. Ang pinakabagong versyon na ginawa ko sa Wing Chun, ang short stretch at ang high kick. Ang Wing Chun ay hindi lamang isang estilo. Para sa akin, ang Wing Chun ay bahagi ng isang malaking pamilya. Wala ibang bahagi nito, kundi ikaw, ako at siya lang. Yun ang bagong Wing Chun. Salamat. Aba, Ip Man! Dapat sinabihan mo kami na uuwi ka na! Mayway! Huwag ka sa akin! Ip Man! Ip Man! Nakarating ka na! Ayos, halika na! Halika na! Halika na! Tayo na! Para sa'yo. Ha? Para sa'yo talaga to? Ang dami naman! Paano ko kaya mauubos lahat to? Mag-uubos eh! Para mabenta pa ng kapatid ko. Hoy, Man! Kapatid ko! Tumusta ang balita? O, TG! Lalo kong kumising ngayon, ha? Kompleto na! Sabihin mo, nagpa-practice ka pa rin ba, ha? Gusto mo akong subukan? Oo ba? Tama! Hi, Shad! Sige, tignan nga natin! Ba! Nangyong ka si Ipan! Galing mo rin mo! Yun! Galing! Galing! Busan mo, bilis na kamay! Ang galing mo, Ipan! 1 point sa'yo! Teka, anong estilo ba yun? Wing Chun din? Walang high kick ang Wing Chun. Saan mo nakuha yan? Subukan mo ba ako? Oo ba? Oo, dali, dali, dali! Bilis talaga! Sabi ka mo ba yung kamay na yun? Ang galing! Oh, 1 point para kay TG! Ayos! Ayos! Ba? Aba! Galing! Teka, iba yun. Wing Chun din ba ito, Haman? Ipan, oh, drum, kami na lang. Ito ba kami? Sige na, drum kami! Mayway! Mayway! Tama na! Ikaw naman, oh. Tinututuan mo naman yun, oh. Ayos lang ako. Kita mo yun, pagsalo doon. Ipan, o, tama na kami na. Preso Mayway! Kusap mo na. Gusto ko talaga matuto. Sabay ka. Sige! Nakita niyo ba? Ang galing mo talaga. Binabaliktad na ng lakas ng kalaban. Parang Japanese judo. Hindi mo na kailangang hawakan ng kalaban. Talaga, ang galing mo. Ako yan. Master! 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 Tulungan ko na po kayo. Namalente pala kayo. Dadalhin ko na po yan doon. Man, nakalimutan mo na ang sinabi ni Master. Umuwi na kayo. Uwi na rin tayo. Uwi na doon tayo. Sige, Master, paalam. Sige, Master, no? Sana matutuloy na ko noon. Sabihin mo nga sa akin, kanino ba sa tingin mo ang mas authentic ang estilo? Ha, Ip Man? Kay Master Chan o kay Liumbi? Liumbi? Master Jungso, ang alam ko po si Master Lungbik ay galing dito sa eskwela natin, di ba? Kaya tingin ko po, authentic din naman ang estilo niya dahil anak siya ni Grandmaster Lung dyan. Kulang ang kalaban niya, maging ang kanyang mga kapatid. Ang tingin sa kanya ay sobrang bilib sa sarili. Mayabang si Lungbik. Ganun pa man, may iba po siyang estilo sa Wing Chun. Dahil sa ibang estilo niya, naging sakit siya sa ulo sa kanyang sariling pamilya. Tanda ko pa nang mamatay si Grandmaster. Itong si Lungbik, naglagay siya ng pader sa buhay nila para humiwalay sa pamilya niya.
Napakasama niya, hindi ba? At dahil doon, ibang estilo naging impresyon ng mga tao sa Wing Chun. Pero naniniwala po si Master Vic na ang paggamit sa ibang estilo ng kamay, kaya nitong malampasan ang lakas ng kamay ng kalaban. Sinubukan ko po yun. Epektibo naman po siya. At masasabi kong sa estilo ni Master Vic, malaya ako nakakagalaw, Master. Naggamit ko ang paa at kamay sa bawat kalaban. Para sabihin ko sa'yo, ang ipinagmamalaki mong estilo niya ay nagmula pa rin sa kanyang ama. Alam na yun ng lahat. Kaya walang bago sa estilo niya. Paano mapapaganda ang una kung di tayo bukas sa pagbabago? Masyado ka naghahad ng iba pang bagay. Dahil ba alam mo na ang reaction, ganun ba? Tandaan nyo, kung ganyan kayong lahat, sige, bahala na kayo! Master, humilahong ka lang. Kadarating lang ni Man, bigyan nyo siya ng pagkakataon. Sige, ipakita mo ngayon sa akin ang estilong itinuro sa inyo ni Liung Vic na ipinagmamalaki mo sa amin. Tumayo ka! Tayo na! Master! Master, tama na yan! Yan lang ba ang kaya mo? Master, walang high kick at low elbow na kagaya ng ginawa mo! Bilang paggalang, lumuhod kayo sa harapan ng simbolo ni Master Chan. Sayang ka, hindi mo ikinapit ang natutunan mo sa paralang ito. Master, wala akong intensyong masama. Pero hindi ako papayag na may madamay. Ako lang ang may kasalanan. Kaya ako lang, tatanggapin kong parusa. Ngayon, Man, lahat ng nalalaman ko sa kung po ay tinuro ko na sa'yo. Salamat, Master. Pwede ba? Huwag mo akong tatawagin Master, Ip Man. Pero bakit naman po? Ang Master mo ay si Master Chan Washua. Kailangan mo magpakita sa kanya ng respeto. Noong kabataan ko, masyado akong emosyonal. Humahanap ako ng ibang paraan sa lahat ng bagay. Pero konserbatibo ang pamilya ko. Hindi sila bukas na tanggapin ang aking mga ideya. Doon nagsimula ang hindi pagkakaintindihan. At para hindi na magkagulo pa, nagdesisyon ako umalis ng Foshan. Nang matigil lang hindi pagkakaintindihan sa pamilya namin. Master, si Ip Man, iba talaga ang kakayahan niya. Pero tama ba ang inasa niya? Tingin niyo ba, kailangan ko siyang tanggalin dahil doon? Master, bigyan niyo ako ng senyales. Kung tingin niyo dapat, mukha ang ilabas niyo dito sa pera. Tulungan niyo sana ako, Master. Master, bata pa si Ip Man at hindi niya kasalanan ng lahat. Maging ako. Hindi ko po alam kung karapat dapat akong maging master. Master, ulitin ko ang paghagis. Isa pa, Master. Maraming salamat, Master. Sino kayo?
Narinig ko na ang asosasyon nyo ay nais pasikatin ang martial arts at pagkaisahin ang bawat paaralan. Narito ako para sumali sa inyo. Pwede ka ba munang malaman, Binibini, kung sino ka bago ka sumali? Pero bago ako sumali, gusto ko munang makita kung karapat-dapat nga ba kayo. Hindi ko kayo maintindihan. Kung kumbiyansa kayo sa martial arts nyo, hindi mahihiya ang master nyo na ipakita sa amin yun. Nagkakamali kayo. Hindi doon nakikita ang kabutihan ng asosasyon. Kaya huwag kayong gumawa ng gulo kung maaari lang. Kung ayaw nyo, pipilitin naming ilabas ang nalalaman nyo. Hey, narito kayo para manggulo! Sandali lang! Tama na! Papa. Chairman Kitano, ano pong may paglilinggutgut na parito kayo? Naghahanap po yata sila ng gulo. Nandito ako. Para dumalaw, yun lang naman. Pero hindi yan ang pinakita nila. Gusto nilang makipaglaban. Wala akong nakikita masama sa pakikipaglaban. At bukod dyan, school to ng martial arts. Chairman Lee, ako na pong bahala. Tama yan! Ganyan na! Sige, bangon! Napalin! Ngayon alam ko na, hindi pwede ang anak ko. Ito ang sayo. Aba, triple fried stick ah. Ako lang nakaisip niyan. Tatluhan? Maubos mo ba yan? Ano ka ba? Siyempre, hati-hati tayo dito, no? Eto, nag-iisa tayong tatlo dito. Sa unit ng gitna, mas malutong. Noong mga bata pa tayo, sabi mo sana tatlong magkatikito, di ba? Sinabi ko ba talaga yon, ha? Nakalimutan mo na ba? Baka naman nagbibiro lang ako nun. Ibig sabihin, wala ka pala natatandaan nun. Alis muna ako. Mayway! Mayway! May nasabi ba ako mali? Wala. Sige na, kumain na tayo. Ah, teka, nakalimutan kitang batiin. Ha? Tukol naman saan? Sa matagumpay mong pagnenegosyo. Natupad na ang pangarap mo. Wala nang dahilan si Chairman Lee para hindi kanya gawing vice chairman. Napakagaling mo kasi. Tumigil ka nga dyan. Utang ko ang lahat ng ito kay Master Chungso. Eh, ikaw, anong plano mo kapag nakatapos ka? Sasabihin ko sa'yo, pero huwag kang tatawa. Umuo ka muna. Oo. Oh. Plano kong magtayo ng martial arts school. Para maituro ko sa ibang Wing Chun. Maganda yan. Kapag sa Foshan ka magtatayo ng school, tutulungan kita. Hindi lang sa Foshan. Gusto ko sa buong mundo. Gusto ko ipakita sa buong mundo kung gaano kaganda ang Wing Chun. Sa buong mundo talaga. Ayos. Ngayon palang binabati na kita. Guro ng Wing Chun. Ito lang ang palabas eh. Gusto mo ba manood ng mga nakakatakot na pelikula? O gusto mo iba na lang? Ayos lang. Layo na. Ha? Ah, teka, sandali. Bibili ako ng ticket. Dito po. Doon daw. May ticket. Salamat, sir. Yip man? Oh, ang babaeng matapang. Hindi ba ikaw yung anak ng isang opisyal? Kumusta?
Ayos lang. Gusto ko kasi manood ng pelikula. Talaga? Tingnan mo nga naman. Isa nga pala. Matagal ka na niyang hinahanap. Hinahanap mo daw ako? Mamaya na lang. Pagkatapos ng pelikula. Akala ko pa naman matapang ka. Pusuguri mo yung mga lalaki nun, wala kang tako. Hindi ako takot ah. Ano ang nangyari? Hinahabol pa rin yung babae. Pero ayan na, malapit ng abutan ng Dracula. Kakagati na. Arte. Tapos na kagati? Diretso pa rin ang pagkagat. Ay na! Ah, tapos na kagatin. Sigurado ka ba? Tanggalin mo na yung harang. Hindi ko alam. Bakit hindi kayo lumabas na dalawa para ma-practice yung English nyo? O, saan tayo pupunta? Kaarawan bukas ni Master. Bumili tayo ng manok. Hmm, sige. Sige na, Mayway. Hayaan mo na sila dyan. Hindi ka naman marunong mag-English eh. Hayaan mo na sila. Ayos lang ba? Bakit mo nga ba akong hinahanap noon? Huwag na natin pag-usapan yun. Nakakatuwa ka naman. Meron sana akong gustong itanong sa'yo. Ano yun? Hindi ko pa kasi alam ang pangalan mo eh. Eh di ba kanina tinawag mo ako Miss Matapang? Pero alam mo gusto ko yun. Ibig sabihin ayaw mong sabihin ang pangalan mo? Ang pangalan ko? Song Wingsing. Ang pakiramdam na iniisip mo yung tao, pero hindi mo alam yung pangalan. Parang nakikinig ka ng isang magandang awitin. Kaya lang, hindi mo alam ang pamagat. O, pwedeng alam mo yung pangalan, pero hindi mo alam ang iniisip niya. Parang pakikinig din ng isang magandang awit eh. Pamilyar sa kanta, pero di mo alam ang tono. Wala kang magkakawa kung di isipin ang isipin yun. One, two, three, four. Ah! Oh, ano nangyari? Nasaktan ka ba? Sinaktan niya ako eh. Tuluhin mo nga siya. Sige, akong bahala. Panoorin mo ako ah. 1, 2, 3, 4. Ang bagay naman. Bilisan mo pa. Sige, bilisan mo pa. Bilis. Huwag kang tumawa. Nakakaubos ng lakas yan. Tignan mo ang sarili mo. Dahil napapaligiran ka ng mga kahoy. Lumaki ka. Nakasintigas at kasintibay ng mga kahoy na araw-araw mong kasama. Alam mo, Miss Chung, hindi kita maintindihan. Ano kailangan kong gawin para maintindihan mo ako? Ano ka ba? Buksan mo ang isip mo. Isipin mo ang gusto mo. O kung sinong gusto mo. Kung ganun, ilalagay kong pangalan mo dito. Chung Wing Xing. Bakit? Gusto mo ba ako saktan? Hindi, nagkakamali ka. Gusto ko lang araw-araw kasama kita. Hoy, Ip Man! Tulungan mo ako maghanda ng pagkain. Kasama natin siya sa hapunan, ha? Sabihin ako, linisimisilid ko. Opo, sir. Bakit po? Ano pong sasabihin niyo? Wing Xing, napakalaking kasalanan ang ginawa mo. Bakit ano pong ginawa ko? Alam ko na, yung pakikitungo ko dun sa anak ni Mayor, no? Eh, pinakita mo para sumama ka sa martial artist na yun. Kung galit ka sa martial artist, eh bakit sinusuportahan mo pa yung asosasyon nila? Kasama sa trabaho ko yun, labas sa mga kaibigan ko! Hindi ko kaya makipagkunwarian, Papa. Gaya ng ginagawa niyo. Ako nagkukunwari?
Ako ang papa mo. Bakit ba ayaw mo makinig sa akin? Natatakot lang ako na magkaroon ka ng mga kaibigan na makakasama sa pamilya natin. Depende na lang kung wala kang pakialam sa pamilyang ito. Pumasok ka sa kwarto. Pag-isipan mo sinabi ko. Para sa'yo. Salamat. Siguradong masarap ang tulog ko nito. Palagay ko ito na ang huli natin pagkikita. Bakit? Kailangan ko pong makausap si Mayor. Ah, tuloy po kayo. Ah, sir. Upo muna kayo. Okay. It's done. I hope to see you soon, Mr. Chung. The pleasure was all mine. Salamat, salamat. By the way, where can I purchase bone china? Sir, nagtatanong po siya kung saan daw siya pwede makahanap o makabili ng buto ng Chinese dito sa atin. Buto ng the Chinese? The British simply adore bone china. Ang mga British daw kasi, sobrang paghanga sa buto ng Chinese. Makakakuha siya sa katayan sa tamang halaga. No. Go to Killing Animal House to buy bone. Killing animal? Yeah. Kill. In that place, they kill chicken, cow, pigs, ducks, geese, they kill all. Good. Okay. Thank you. Sir? Gusto niyo ng buto ng Chinese? Just kidding. Mr. Chung Cecil, that he can take you to buy a very good china bone. Binibiro ko lang po sila. Thank you for doing the favor for me. Goodbye. Goodbye. Magaling ka sa Ingles. Salamat sa tulong mo. Sino ka nga ba? Magandang araw po. Ako si Ip Man. Kung ganun, ikaw si Ip Man. Narito ka para kay Wing Chun. Narito po ako para dalawin kayo, Mayor. Dalawin ako? Ate! Ate, sumama ka sa akin! Ang aga-aga ang ingay mo. Nandito sa bahay ngayon si Ip Man. Si Ip Man ba ka mo? Oo, ate. Nasa baba ka usap ni Papa. Tingnan mo. Tulungan na kita. Hindi na. Mayway, manood tayo ng pelikula. Tayong dalawa lang ba? Si Susan at Yuchoy, ang gusto nilang panoorin drama. Eh si Ip Man. Si Man kasi may makakasama na siya. Pag-iisipan ko muna. Baka bago ka makapag-isip eh, tapos na yung palabas. Magdesisyon ka na ngayon. Sandali, kailan mo paplano manood? Ang totoo niyan, nakabili na ako ng ticket natin. Hindi lang ako nakabili ng toffee mo. Pero may tsokolate ako. Tinchi. Ano yun? Narito ako dahil napag-utusan ako ni Mr. Kitana na ibigay sa iyo ang isang regalo. Maligayang araw sa iyong kasal.
Gusto ko lang malaman ngayon kung anong nararamdaman mo. Para sa aking asawa. Cheers, para sa aking asawa. Okay na. Isa pa. Sige. Master, so, si Tinchi, hindi nyo kasama? Kasal niya kagabi. Sasabihin nila namin sa kanya. Dito po tayo. Master, dito po. Dito tayo. Sino kaya may gawa nito sa kanya? Wala siyang puso. Kailangan nating hanapin kung sino ang may gawa nito sa kanya. Kailangan natin bigyan siya ng katarungan. Opo, tama yun. Pumunta tayo doon. Sige. Alam na ba ng mga pulis? Hindi pa. Gusto muna namin ipakita sa inyo. Tumawag ka ng pulis. Opo. Anong ginawa ko? Wala akong ginawa! Sinungaling ka! Sabihin mo ang totoo kung matapang ka! Wala akong alam! Pinatay mo si Chairman Lee gamit ang ganito atake! Ba't mo ginawa yun? Patay na si Chairman Lee. Huwag ka naman kunwari pa! Ipan! Bitiwan mo nga siya! Ano ba kasi nangyayari sa inyong dalawa, ha? Pinatay ang tatay-tatayan mo! Tingnan mo siya sa mata! Pinatay niya gamit ang kaliwang kamay niya! Inaakusahan mo kung mamamatay tao? Hindi lang ako ang tao dito na marunong ng ganong klaseng estilo. Tinuruan mo din ako noon. Kaya marunong ako noon. Ayaw ng mga Japanese ang may sagabal. Kaya tinutulungan mo sila. Sabihin mo, bakit binigyan ka ng mga Japanese ng regalo? Meron akong negosyo sa kanila. Kaya hindi ko kasalanan yon. Kung bigyan nila ako ng regalo. Kung ganun, sige. Sabihin mo sa harap namin na inisente ka. Ako, si Ip Tinchi, ay... Tinchi! Ipan, itinawag mo agad sa pulis? Mr. Ip Tinchi, narito kami para arestuhin si Ip Man. Bakit nyo siya aarestuhin? Siya lumalabas sa suspect namin sa pagpatay kay Chairman Lee. Pinatunayan nyo ng tao ni Chairman. Nakita niya pagtatalo at naging labanan ni Chairman Lee at ni Ip Man kagabi. Lasing na lasing siya nun. Kaya hinatid na sa ni Man. Pero hindi yung dahilan para patayin ng walang laman si Chairman Lee. Sige na, arestuhin siya. Wala kinalaman si Ip Man sa pagpatay. Hindi niya magagawa yun. Mr. Tinchi, palisin mo ang kasama mo. Baka pati siya madamay pa. Sige, sasama na ako. Hindi ako natatakot. Inosente ako. Tayo na. Ngayon, Tinchi, pangatawa na mong wala kang kasalanan.
na. Paano nangyari yun? Saka na natin pag-usapan. Bilisan mo. Nang gabing maganap ang krimen, pumunta sa bahay si Edman. Nagkwentuhan kami ng buong gabi. Nagtagal siya at uminom. Nung gabing yun, lasing na lasing siya. Sa silid ko siya natulog. Miss Chung, nagsasabi ka ba ng totoo? Magkasama kayo ni Edman nang gabing maganap ang krimen? Critical ang testimonya mo na yan. Kapag hindi yan totoo, maaari ka maaresto. Sandali. Sandali lang po. Wala na po kasi ako maisip na paraan, Papa. Kaya, pasensya na. Sinakripisyo mo reputasyon mo para lamang iligtas siya. Mukhang hindi ka na talaga nag-iisip. Kailangan pakasalan mo, ate ko, ah. Papa, sandali lang po. Alam ko, hindi ako karapat-dapat sa'yo. Hindi mahalaga sa akin ang pagkatao. Pakasalan mo ako dahil lang sa reputasyon. Wing Xing. Nagkakamali ka. Dahil gusto kitang maging asawa ko. Pakakasalan kita. Dahil gusto kitang makasama. Maawa ka. Maawa ka sa akin. Makinig ka. Aalis tayo dito. Pupunta tayo kung saan mo gusto. Sandali lang. Yung sulat. May ibang tao. Sinong dumating? Sabihin mo sa akin. Wala. Walang dumating dito. Sabihin mo kung sinong dumating! Sinong pumunta dito, Mayway? Si Master Chung sa dinalaw niya ako. Alam mo bang ibig sabihin nito? Papatayin din nila si Master Chung So! Hindi nila si Master Chung So. Saan ka pupunta? Tatakasan mo kami matapos ang ginawa namin para sa'yo? Niligpit na nga namin ni Papa si Ip Man. Para sa krimen na ikaw may gawa tapos ganito? Ginawa ko ng gusto niyo. Patas na tayo. Ano pa bang gusto niyo sa akin? Gusto kong tapusin mo si Chung So. Dahil alam niya na nagtatrabaho ka para sa amin. Lahat ng mga kasagabal sa plano natin. Kailangan mawala sa landas natin.
Wala ka na ba talagang kahihiyan? Iman, mag-iingat ka. Opo. Chairman Lee, kay Master, at kay Ma. Paano mo nagawa to? Hindi ka pinag-
kulang sa'yo! Hindi ako traitor! Isa akong opisyal ng Japanese, Tanaka Ikechu! Inuwanan ako ng pamilya na 12 taon pa lang ako para maging espiya sa China. Inahanap-hanap ko ang bansa ako. Gusto ko lang umuwi sa amin! Nang mamatay ang nanay ko, hindi ko man lang siya nakita o nadalaw. Wala na akong halaga! Kaya wala na akong pakialam kung mamatay man ako ngayon! Panatag na ako. Tapos na ang misyon ko. Hindi ko na kailangan pumatay pa. Nagpapasalamat ako. Dahil tinanggap niyo ako. Bilang pamilya niyo. At naging mabuting kapatid para sa akin. Hindi ako nagsisisi doon. Hindi ko yun makakalimutan. Naging masaya ako sa bawat sandali. Pagkasama kita at si Maywai. Lalo kong pinagpapasalamat. Nang si Maywai ay napangasawa ko. At bumunang pamilyang kasama ko. Nasaan ngayon si Maywai? Tangian ng Wing Chun. Sundan ang anino, hindi ang kamay. Maniwala sa pakiramdam, hindi sa nakikita. Hindi ko nagawang inagsasba ang anak namin dalawa. Ah!
Captain, nadarating lang ng mga crates na to. Kinistar kita na. Bubuksan natin lahat ng crates. Sige na. Aba! Bata! Sino kayo? Ha? Teka, nasan ako? Gusto ko na umuwi. Meron pa dito! Meron pa dito! Dito rin, meron dito! Puro bata dito ako! Rin. Baka meron pa sa iba! Pero dito meron! Baka meron pa doon! Papa! Tingnan sa ibang way! Baka meron pa! Meron batang walang malay sa labas! Tumayo ka. Grabe, ang daming bata, oh. Meron pa doon, oh. Sa kabila, oh. Sige, buksan nyo na lahat yan. Tingin pa iba. Tapos hindi ko na alam ang gagawin ko. Biglang dumating si Ip Man. At may dala siyang mahabang stick. Ginawa niya. Tinalo niya ang lahat ng mga Japanese na nakapaligid sa amin. Pinagpapalo niya yun gamit ang Wing Chun. Half past six. Kaya nga lang, si Uncle Tinchinyo, hinati niya yung stick ng Japanese sword. Naging dalawa tuloy yung stick ni Ip Man. Pero hindi pa rin siya sumuko. Si Tinchi, patuloy pa rin umatake. Ginamit niya ang karate maging ang judo para matalo si Ip Man. Pero hindi pa rin nagpatalo si Ip Man. Wow! Hindi siya nagpabaya sa depensa niya. Kahit na naputuloy yung stick na hawak niya, ginamit niya yung dalawang yon, pang-atake at depensa. Ginamit niya yun ng may kakaibang estilo. Pinaghalo-halo niya. Kahit na wala ito sa pinag-aralan niya. Tanda nyo, mahirap talunin ang kalaban. Kapag hindi mo alam ang estilong ginagamit niya, hindi lang basta lakas para manalo ka sa isang labanan. Kaya naman naisip ko noon, hindi kailangang magbukod ang bawat paaralan. Bukas na ako sa malawak na kaalaman. Paano po ba natuto si Uncle Tinchi ng Japanese Kung Fu? Oo nga, paano po ba? Ang totoo niyan, si Uncle Tinchi mo kasi ay... Tapos na ang practice nyo? Papa! O sige na mga bata, balik practice na tayo. Tayo na! Nagkwento ko na naman sa kanila. Ilang beses mo na kunento yan eh. Para sa kanila, palaging bago ang kwento niyo. Ay, naman! Tama kayo. Kailangan malaman ng mga bata ang nakaraan. Ayusin niyo ang isayo, ha? Mamaya tayo kakain! Halisan na, kakain na. Mamaya na yan. Tayo na, anak. Sabi po ni Papa, mag-insayo muna. Mamaya na daw po kakain. Ano bang mas importante?